sa Alabang dahil kukunin lang ni Daddy yung drug test niya. And after this, mag-aramin kami. Kasi sabi ko, dumadami ang cases. Mamaya magla-lockdown na naman, magbabawal ang dine-in. So yung mga cravings, mga ganyan na bihira, wala nakakain. Alam nyo na kasi very salty rin yung masodium yung ramen. Kaya hindi kami laging every week nagaganon. Kaya sabi ko, yung mga possible na magiging cravings namin is kailangan makakain na kami, guys, dahil mahirap na lalo na ngayon. So yun, and marami kami kasi kami inaasikaso, but guys, next week talagang baka hindi rin muna ako makapag daily vlogs kasi sa bahay lang kami. Depende, baka focus na ako sa business tsaka maggagawa na lang ako ng mga videos. Ayan, marami akong mga i-share sa inyo dahil maraming ganap nung 2021 na for sure. Sabi ko nga sa'yo, marami ka rin kayo matututunan at mapupulutang aral talaga. So, excited na ako sa mga i-share ko sa inyo. And, ayun, soon, mas marami sigurong sit-down video kaysa sa vlogs dahil hindi naman ako makakalabas. And parang may gawin din ako. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayoko talaga ng disan ay talagang katawan ko na wala akong ginagawa. Kaya as much as possible talaga. Yun, nagbe-business ako. And syempre si Hugo. Talagang hands-on kasi kami kay Hugo. Kaya buti na lang din talaga na yun, may pinagkakaabalahan kahit na medyo mahirap. Dahil syempre binabalance mo yung mga kailangan mong gawin, gusto mong gawin. Pero may kinoconsider ka na kasi bahay bata ka inaalagaan para kay may tamagotchi sa bahay. So, ganun yung feeling. But sobrang thankful kami kasi sa buong sabihin natin na magpa 5 years, 4 years and a half na worth it naman kung ano si Hugo ngayon, worth it naman yung time na talagang hindi rin kami nag-hire ng makakasama namin, na kaming dalawa lang talaga. Kasi hindi naman din, kila mama hindi rin naman masyado na sikaso dun kasi minsan busy si mama. Pero syempre kami pa rin talaga yung parang sabihin mo kahit malapit si mama, nakabukod kami. Kami pa rin talaga yung masasabi mong humubog talaga kay Hugo. Kaya yun, sobrang blessed kami and thankful, grateful kasi with God's help talaga. Kaya naman, tsaka kaya naman talaga, guys, eh. Kasi sa ibang, parang wala naman ang against sa ano kung talagang gusto nyo mayaya kayo or what, walang masama dun. Pero iba lang talaga yung nagiging foundation. Iba rin yung parang wala masyadong maraming involved na tao sa paligid ka pa nagpapalaki ka ng anak. Yun yung difference. Kasi iba yung respect, iba yung magiging na respect, iba yung parang iba yung mabibuild mong foundation sa isang bata pag parents niya lang talaga yung dalawang ano, or yung may yung mga bawat decision walang kukontra, walang bakit ganito kay mami pwede, ganito kay ate or kay lola, kay mami hindi pwede, kay ate, kay lola pwede, alam mo yon. So may control ka sa anak mo at masasabi mo talagang ikaw yung naghubog doon at yung relasyon yung dalawang mag-asawa, iba rin yung foundation nyo pag lagi kayong teamwork sa mga pinaggagawa nyo. Yun lang yung mga na-realize ko na masasabi kong okay pala talaga na ganito yung setup. Pero syempre hindi naman din lahat nag-work yung ganitong sitwasyon. Iba-iba tayo, hindi tayo kailangan mag-compare. Meron namang iba na talagang single lang siya, na single mom, single dad lang sila talaga yung humubog sa kanilang anak or nagpalaki, nag-aruga. Diba, iba-iba tayong sitwasyon. Kaya hindi rin kailangan tayo mag-compare, guys, sa kung nag-workout sa inyo na mayaya kayo or wala. Kung nag-workout na kayo lang, then go. Kung hindi talaga na, kung talagang pinaalaga nyo kasi kailangan nyo magtrabaho, walang masama dun, guys. Sa akin lang is nakita ko lang talaga yung difference. And yun, yung sobrang grateful lang na ganito yung sitwasyon namin, diba? Na simpleng life, nakakaraos, and may quality time naman kami. Yung ganun lang talaga. So, syempre sa mga viewers natin, nagsistart pala na pamilya, kaya para rin sa inyo rin to. So, check nyo kung ano yung mag-workout para sa inyo rin talaga. And syempre, wala naman pare-parehong buhay, iba-iba yan. Kaya wala rin tayong dapat i-compare or dapat ganito. Kung may goal lang kayo sa isang taon na mapapanood nyo siya, ayan, kung iba-iba, diba, iba-iba naman napapanood nyo, iba-iba rin sitwasyon. So, sa mga single dyan or nang gustong
mag-build ng family or mag-settle down in the future, isipin nyo, i-compare nyo kung ano yung pinaka-okay para sa inyo or gusto nyong i-peg. Yan. Pero syempre, hindi na natin masabi yung tadhana, ganyan kung ano yung buhay na nilaan sa atin. But sa akin lang, yun lang yung nakita kong ano, alam ko naman gets nyo ako, diba? So, yun lang yung nakita kong nag-work out. And again, iba-iba tayong sitwasyon at buhay. Sa akin lang is, masaya lang ako dahil balance lang talaga yung life, diba? Simple but balance din yung life. Simple life and balance. Na-enjoy mo lang din yung buhay. So, yun lang guys. Ang dami kayo naman sinabi, pasensya na kasi minsan lang ako mag-ganito, diba? Na dahil sobrang busy kami, aligaga ako palagi, hindi na ako masyal nakapagbigay ng mga ganitong mga, diba? Mga ganitong, ano ba to? Payo or what na ano ko lang. But ngayon, ayan, may time tayo. So, oh, ayan guys, ito sa favorite namin dito kasi nakakawala rin siya ng umay. Ginger ale, ayan. Sarap yan. Perfect yan, perfect. Yeah, super. Ayan guys, mabilis kayo. And aking forever favorite dito, Tantan Men. Thank you so much. Tagal ko itong creative in. Hey. Kaya lang kasi busog na ako dito pala. Nabusog ako. Thank you, Lord. Yeah. Bago ko pumasok na ako na din yung favorite. Yeah. Gusto pa ni Daddy mag-sam. Yung sabi ko, hindi, ramen talaga. Hindi, sinabi ko lang. Ito sinakamamiss kasi din talagang mag-ramen. Ang inuntok ako sa ramen. Nakakaantok. Parang regen ang ito. May candy ba? Ay, may candy tayo. May iba yung ramen tayo sa car. Next is... Regen tayo. Tapos walang hawakan, lips lang. Lips lang, walang hawakan. Tawag dito. 5 days and balik ko sa'yo. Punta na kaming test. Dinakuha niya yung drug test niya, so negative. Ngayon naman is medical. Check na ako, dinakuha itong medical niya. Check out yung pag-ihi niya. Hindi mo yung tubig guys eh. Natin. Ito na guys yung mall. Sobrang ano, ito na naman yung dati. Bumalik na naman sa akin yung pagpupunta ako ng ATC Festival, pag may mga kailangan akong gawin, ganito, bilang na bilang mo lang yung tao. Ayan. Lockdown. Oo. Bababa yung cases. Papayagan na naman. Sa lakas na naman. Pag-imok na naman. Parang ganun. Parang ganun lang. Tapos para, itignan nyo pag nasa mall dati, kapag week, kahit weekdays, basta pwede yung bata, ang daming tao sa mall. Pero ngayon wala, ganito na naman. Bilang na bilang mo na naman. Anyway, punta na kami sa Healthway, guys. So, ayan, nakuha na namin yung resulta niya. Normal naman. Kabado to eh. Laging kabado to. Alam mo kung bakit? Di kasi to pala tubig. Ay. Kaya, kinakabahan ako. Hindi mo kasi nakikita. The rest naman ang system niya, alam ko naman is okay kasi wala naman tong bisyo. But, dun lang sa wiwi niya kasi, alam mo yun, hindi nagtutubig masyado. Wow. Kung hindi ko pa i-force mag-wiwi, okay. Kahapon naubos ko, kita mo yun. Eh, kasi nag-workout ka. Hindi. Yun lang yun. Parang nagbagong buhay. Anyway. Yon, bukas niya na makukuha yung mga kailangan niya, like laptop, phone, etc. So, thank God. And then Monday, ano na, balik, ano na, work. Dito kami ngayon sa mga, pa kasi namin nagkakape, sobrang antok. Pero pa sa ito pa nang ihina tayo. Parang kulang, no? So, dito kami, buti na lang, hanap kami ng free parking. Kung hindi,
wala sa sarili si Kuya. Hindi, ang gasos na kasi ng park niya. Yung parking pala naka-100 na kami, guys. Muna nakahanap kami dito sa Alabang, tapat dito pala sa ka... Ano? Dito parking niya, no? Buti nakahanap kami dito ng free parking na may Starbucks kasi kung dapat mag-i-SM kami, mag-open kami ng joint account. Kaya lang hanggang 1 PM, dito na, 1 PM lang pala sila ngayon. Kasi siguro nga nagbago na naman yung schedule nila kasi diba nag-adjust na naman, nag-level 3 na naman. So parang 30% lang ata pwede yung mga dyan. Ito parang mas malapit to, dito na yung Starbucks. Eh. Diba guys? So yun, dun, kasi mas malapit. Malapit ba sa CR? So siguro nag-adjust sila ng schedule. Kaya hanggang 1 PM lang nag-cut off na daw sila. So kasi may mga cut off yung dali, diba? Hindi ang katulad dati na parang basta 4 o'clock sa magsa-stop. Or magka-close, pwede pa yun. So ngayon, coffee muna guys. Dahil na kinahina kami. Naantok! Paano nanood pa kasi tayong Netflix kahapon? Nanood kami. Ewan ko, ako lagi ako nanonood. Ewan ko, ako kasi hindi ako nasanay na late. Talaga natutulog late. But anyway. Ayun, coffee muna guys. Gosh, kaya na. Ayoko, sobrang colorful tingnan mo. Kaya na ako, may flowers ka pa. Kaya nga eh. Order ako ng overnight oats nila para pang dinner ko na later. Sino kakain? Kasi yun na yung pinaka dinner ko. Ha? 155. Sige, sige. Bag na lang ako. Take out ko yan. Thank you. Na-take out ako yung dinner ko para healthy-healthy na lang din. Natamad akong gumawa ng oats sa bahay. Although meron naman ako doon, tapos nalagyan pa ng milk, ganyan. So, natamad lang ako. Kasi parang pagod yung katawan ko. Order namin. Nag-hot na lang ako. Favorite ko ito is yung caramel latte nila. Hindi tayo nagko-collect ng stickers. Nakailang ano tayo hanggang... bagay na tayo aabot talaga eh, no? Wala po na. Oh, hanggang 10 lang sila. Sabi ko kay Daddy, uwi na kami kasi si Hugo, miss na miss ko na rin. At kahit makulit nila ay kami nag-aaway, namimiss ko yun. Kasi ako hindi siya masaya kay Wawa ngayon. Sabi niya, I want to go here na daw. Kasi parang bad mood din yata si Wawa. O kung anong meron doon, nag-aaway sila kanina. Hindi daw siya naiintindihan ni Wawa. Kaya ayun, uwi na kami. Sabi ko, uwi na para masundo na naman si Hugo. At marami pa akong gagawin sa house. As in,